What's up, guys? So, ayan. So, today, wala naman. It's just a follow-up. Just an update, no? Para sa inyo, guys. So, sa lahat ng mga nasa latest video na natin or mga nakakahabol na, so, this is just a 2 cent for me, okay? So, ito lang yung mga bagay-bagay na kailangan ko mabanggit sa inyo hanggat maaga, no? So, let's start from Discord, okay? So, since majority, marami ako nakikita sa inyo nag-a-ask ng questions regarding sa mga kung ano-anong klaseng topic. So, isa na dyan yung tanong ni Sir David Matthew, no? So, ni Sir Matt, no? So, tanong niya is, gagawa ba daw ba tayo ng in-depth video or separated video regarding Silver Bullet? So, again, guys, lahat yan ituturo ko, okay? Lahat yan, ituturo ko. Pero ngayon, hindi ko pa siya matuturo sa inyo or hindi ko pa siya binabanggit sa inyo. Bakit kaya? Okay? So again, tulad nga ng sinabi ko, guys, may sarili-sarili tayong path for that one. Okay? May time for that one. Okay? Ito lang ha. Kung hindi nyo maintindihan yung mga tinuturo ko ngayon pa lang, paano na yung mga susunod ko pang itatopic sa inyo? Naintindihan? So, kung ngayon lang hindi nyo magets yung liquidity, buy side liquidity, mga simple pair valley gap na yan, and how can you assure na matitrade mo yung silver bullet? Okay? Do you have an assurance na kaya mo itrade yung silver bullet? Baka naman mamaya, pag tinuro ko yung silver bullet, hindi nyo kayang i-perform live. Bakit kaya? Bakit some of the people always failed to do that? Kasi nga hindi nyo alam, hindi nila alam yung pinanggagalingan o yung pinagmulan ng Silver Bullet or even the back story of Silver Bullet. Hindi nyo alam kung bakit nagkakaroon ng ganyan. Hindi nyo alam kung ano yung ini-aim niyan bago magkaroon ng proven and tested Silver Bullet. Now, ngayon, pag may nakita kang pair valley gap during those times, ititrade mo na siya not knowing na wala ka namang obvious run to the buy side and sell side liquidity. You don't even have a breaker block. You don't have even in a right time frame for that one. Hindi din tama yung time macro time session na tinitrade mo siya. Ang dami eh. Ang daming factors. So ngayon pa lang, okay? Stick to what I'm teaching you, okay? Stick to what I'm teaching you. Dadaan tayo diyan, and guess what? Baka mamaya pag na-topic na natin yung silver bullet, napakadali na lang para sa inyo. Bakit? Nang galing kayo sa simula, hindi kayo nag-jump ng process. Hindi kayo nag-shortcut ng path in order to learn what you wanted to learn. Okay? So, dahan-dahan lang. May time tayo dyan. May mga kanya-kanya tayo or may sarili tayong time. Darating kayo dyan. Okay? So, yun yung para sa akin. Okay? So, meron pang tanong, no, si Sir Ruel regarding naman daw sa paano daw ba tayo tumitingin ng daily bias? No? Paano daw tayo nag-arap ng daily bias? So, ganito lang yan. So, let's say for example, gold. Okay, let's say gold. Kasi ang gold is nagbe-base tayo dito for bias. Okay, so let's take a look at gold. So, syempre, pag sinabing bias, ano yung majority lang yung term para doon. Okay, so ano ba yung majority na gustong tahakin ng trend? Okay, yun yung tanong. Okay, ano yung pinaka possible na kunin nito throughout the day or majority na pupuntahan nito today? Okay, that's the question. Now, in order to tell that one, you will not going to see that on a lower time frame. Bakit? This is a run on a higher time frame, a trend on a lower time frame basis. So, ibig sabihin, pwede tayong pumunta ng 4-hourly time frame to daily time frame, and then syempre, mas pinakamaganda is weekly time frame to tell the bias. Naiintindihan? Yun yun. So now, Sir Kim, gagamit po ba kami ng Fibonacci in order to find the bias of the day, to find the kung saan ba possible na pumunta? No po, hindi nyo kailangan, okay? Ang kailangan nyo gawin is to plot a simple and basic price action in order to tell kung nasa ng bias ng araw na to. So in this case, on a weekly chart on gold, let's take a look. Let's plot some support resistance. Again, basic support resistance. I'm not asking for a very complicated setup ng support resistance. No. Pinaka-basic. That's it. Pinaka-basic. Ano ba ang pinaka-basic? Siyempre, lines. So, hanapin mo saan majority na yung nag-i-stop ang price. Right around here, stop. Umunti lang ng konti. Meron din tayo dito and dito. Okay? So now, pag hindi pa malinaw sa'yo, kung maarte ka pa, o lagyan mo ng box and itama mo. And there you go. You have your biggest support and resistance level on that zones. Naiintindihan? Yan. So now, lagay mo sa gitna yung line mo. So in that case, ano nakikita mo? Syempre, pag binasag yan, shorting majority dyan. Tama?
Ganun ka simple. Now, try to make another one. So, do you have here? Meron ba? Oh, hanap ka ulit. Majority ng market. There you go. Now, ilagay mo sa gitna. There you go. Buying opportunity. So, in that case, the moment the price went above here, that's the majority of buying and selling or buying position. Dito naman ay selling position. Now, go to lower time frame. Go to the daily time frame. What do you see? Ano to? Normal? Normal lang ba yan? May something dyan, tama? Kung bakit nandiyan ang price. Ibig sabihin, may something na nag-hold back in those areas. Now, you need to find it. There you go. Now, what do you do? Put a box kung saan majority nag-i-stop ang price. In that case, adjust mo to, lagay mo sa middle point. And guess what? There you go. A very clear indicator. Now, you have your bias. And then, lagay ka pa ulit ng isang line. Same lang, same level. And now, lagay mo ng short. This is your daily bias. Now, you have a weekly. You have a daily. Now, go to lower time frame. 4-hourly time frame. Now, what do you expect? What do you see? Malinaw na ba ngayon lahat sa'yo? Para sa'yo? Kung ano ang daily bias mo? Or higher time frame bias of the day mo? Yes. So, in this case, you don't trade agad-agad. Or in this case, you don't trade agad-agad. Bakit? Support and resistance. Nakukulong ang presyo sa loob ng support and resistance. Hindi nagtitrade dyan. Saan nagtitrade? Labas. Naintindihan? Sa labas niyang mga zones na yan. So, in that case, on your 4-hourly time frame, what do you want to see? There you go. There you go. Very random. Now, anong gagawin mo? Plot a support and resistance on where the majority of the price holds. Now, lagay mo yan sa gitna. In that case, shorting. Naintindihan? So, if the price went go lower, actually, dito pa lang, if you have a good candlestick or price action candlestick KCC market right around here, kayang-kaya mo to i-short papunta sa baba. Naintindihan? And guess what? Worst come to worst, dito pa. Naintindihan? So, that's how I tell kung anong bias natin for today. Napaka-easy, hindi kayo bibigyan ng stressful situation in order to find the bias of the day. Okay, napaka-basic, napaka-easy. Okay, so now, kung nadudumihan naman kayo sa charts ninyo, that is the time na pwede nyo na-delete itong mga boxes na yan. And now, go to your lower time frame and you'll see it right away. Is it clear now? Mas malino na ba sa inyo lahat? And there you go. Very, very clear. Okay, that's how I know kung paano ako magbe-base ng bias for today. Okay, yan lang po. Ganyan kasimple. Naiintindihan? So, there you go guys. I hope nasagot ko yung mga questions ninyo regarding dito. Okay? So, may mga questions pa ba? Let's see. Nagtatanong kung pwede daw ba yung national ID kapag nag-register sa 8CAP. Yes po, as long as na same po talaga yung yung address ninyo dun sa valid ID ninyo, okay lang. And then sa proof of address pala, sorry. Okay? So, as of now, wala naman ako nakikitang questions. Okay, wala naman masyadong questions for this kind of mentoring. So, I'm expecting lahat kayo nakakasabay kahit papaano. Okay? So, next one is regarding naman sa Judas Swing, okay? Regarding naman sa Judas Swing, guys. Judas Swing, pwede niyo rin siya ipa-check sa akin yung mga Judas Swing ninyo, okay? So, dito sa assignment natin, sa program natin sa assignment, okay? So, yun yung mga possible nung makita. Okay? So, other than that, guys, no, it's just a bonus for you, guys. Kung sakali man gusto nyo sumali sa competition, okay, kung gusto nyo lang naman sumali sa competition natin sa 8CAP, pwede kayo mag-register sa 8CAP, okay? Dapat po, number one, meron kayong account sa 8CAP, and then, possible, mag-register kayo dito sa link na to, okay? So, dito sa link na to, bibigyan niya kayo ng link, and magkakaroon kayo ng ganito, okay? So, register for Fib Trade Union Demo Competition, okay? So, itong demo competition na to is demo account lang yung gagamitin nyo sa 8CAP, okay? Magpo-provide sila ng demo account dun sa 8CAP ninyo. And now,
kailangan totoong pangalan, last name, email address, or contact number, username. Kailangan username nyo is nasa pangalan po ninyo para hindi kayo malilito kung anong kung sino yung mga nanalo. Naintindihan? So now, once na nakapasok na kayo dito, o once na makapasok na kayo dito, meron kayong chance manalo, okay, ng $50, okay? $50, okay? Minimum of $50, okay, yan na yung pinaka-minimum and maximum natin dito sa challenge kasi nga, 10 yung mananalo. I did try to talk sa 8Cup regarding this competition, pero ang gusto kasi nila mangyari is yung $500 paghahatian lang ng dalawang tao. So, para sa akin, tig $250 yun. Okay? Pero, para sa akin, hindi importante yun eh. Like, hindi maganda yung ganun. Oh, maganda siya sa iba. Like, matitake advantage siya ng iba. Eh, para naman yung iba. Okay? So, what if yung $500 na prize pool natin, hatiin natin sa 10? So, in that case, tig $50 lahat since dun sa winner number 1 to 10. Simula 1 to 10, mananalo kayo ng $50. Naiintindihan? So, if you go to the rules, makikita nyo dyan, okay? First place, second place, third place, fourth, and hanggang pang 10, may makukuha kayong $50. Naiintindihan? So, again, ito po ay hindi trading bonus na pera, okay? Ito po ay nawi-withdraw, okay? Withdrawable po ito. So, kung gusto nyo nang umalis, kunin nyo na lang yung pera, kung sa manalo kayo, okay na, sa inyo na, okay? Kay inyo na, ipasok nyo na sa Binance nyo yan, or Bing X nyo yan, naiintindihan? Pwedeng-pwede. Pero kung gusto nyo palakihin to, consider this one as a free money na pwede nyo palaguin ng totoong pera ninyo, you can do it. Naiintindihan? You can absolutely do it. Okay? So, yun po siya, okay? So, kung gusto nyo lang naman, okay, kung gusto nyo lang naman sumali, walang problema. Pero, guess what? More chance of winning to, hanggang 10 yung pwedeng manalo. Okay? So, ang challenge na to guys is palakihan lang. Okay? Palakihan lang po ito ng magiging panalo ninyo by the end of the competition. Okay? So, start ng registration ngayon June 1. Okay? And then, matatapos siya ngayon June 10. Okay? Ang registration. Okay? And then, syempre, yung end natin is will be the last week. Okay? Last week ng ano natin? Ng June. Okay? Sa last week ng June. Okay. Ay, July pala. Sorry. Until July. Okay, until July. Sorry. So, yun. Okay? So, medyo matagal-tagal yung challenge. So, definitely guys, marami kayong chance manalo and pataasan talaga ito ng pera. So, bibigyan niya kayo ng $10,000 account sa demo and then palakihan tayo ng pera na matatapos. Okay? Yun lang yun. That's it. Okay? Kayo lang bahala. Okay? So, in that case, makikita nyo rin yung leaderboards natin kung sino na yun na number one. So, once na nag-ongoing na to, we only have 5 days left para matapos to guys. We have only 5 days left. So, once na matapos to guys, or habang ongoing to, makikita nyo yung standing natin. Makikita nyo dito. Tingnan nyo. Ayan. So, makikita nyo kung sino yung number 1 ngayon. Nangunguna. Okay? Makikita nyo dyan. And then, yung panalo niya, return. So, there you go. Makikita nyo, 1,158%. Okay? So, yan. So, dito naman, ang nanalo dito ay ito. Tatlo lang yung nanalo. Okay? Isang $1,000, $500, and $300. Okay? So, next time guys, ganito na yung gagawin natin. So, consider this one as a help, tulong para sa inyo na, you know, ngayon ko lang kayo bibigyan ng ganitong chance na manalo kayo ng $50, like, from, you know, from top 1 to 10. Okay? Pero, after nun guys, nagsabi na ako sa 8Cup na gusto ko magkaroon tayo ng $2,000 prize pool. It means tatlo lang ang possible na manalo and then paghahatian nila yung $2,000 na yon. Okay? So yun lang. Okay, libre lang to, libre lang sumali dito. So if you have, you know, just register. So as of now, 492 na yung nag-register sa link natin. Guess what? Tayo-tayo lang to, ha. Tayo-tayo lang to. Compare nyo naman dito sa mga to. I don't know kung sino yung mga yan. Okay? So, tayo lang yung merong sariling demo challenge dito, competition. Which is, pangalan pa natin yan. Which is Fib Trade Union. Okay? So, there you go, guys. So, I hope you're having a great day so far. I hope may natutunan kayo kahit pa paano. So, I'll be seeing you guys in the next one. Bye-bye. Peace out. This is just a clarity video.